bahagi ng ating katawan ang nunal. Mula pa lang sa ating pagsilang ay meron na tayo nito. Ang ipinagkaiba lang ay kung saang-saang bahagi ito ng katawan natin makikita. Meron sa mukha, meron sa kamay, at meron sa paa at pwede rin naman sa mga tagong bahagi ng ating katawan. May mga tao na napakaraming nunal. Meron din naman na konti lang. Ang mga nunal mula pa man noong unang panahon ay pinigyan na ng mga kahulugan. Nakakapit din dito ang iba't ibang pamahiin. Ang mga sumusunod ay ang ilan sa mga pinaniniwalaan tungkol dito. Nunal sa likod. Ang nunal sa likod ay pinaniniwalaang malas. Kung ikaw ay nagtataglay nito, malaki ang posibilidad na humarap ka sa maraming pagsubok sa buhay. A mole in the back, money by the sack, yan naman ang pinaniniwalaan sa England. Nunal sa kilikili. Kung ikaw ay lalaki at ang iyong nunal ay nasa iyong kilikili, ikaw ay isang tao na may likas na swerte. Kahit anong pagsubok ang iyong harapin, ay iyong malalampasan nang hindi ka anong nahihirapan. Saan ka man magpunta, ay may bitbit kang swerte na maaaring makahawa sa iba. Madali ka ring magpayaman sa madaling paraan. Nunal sa pagkita ng pulso at siko. Kung ikaw naman ay babae at ang iyong nunal ay nasa pagkita ng iyong pulso at siko, ang ibig sabihin nito ikaw ay swerte. Magiging magkaan ang taloy ng pera sa iyong mga kamay. Mawalan ka man ay agad din itong mapapalitan ng mas marami pa. Nunal sa pwet. Ang kahulugan nito sa pamahiin ay depende kung ikaw ay babae o lalaki. Kung ikaw naman ay babae, ito ay swerte sa iyong trabaho. Anumang trabaho ang iyong susubukan ay mai-enjoy mo. Madali ka rin matanggap sa kahit na anong trabaho. Kung ikaw naman ay isang lalaki, ang nunal sa iyong pwet ay nangangahulugan na ikaw ay swerte sa pag-ibig. Maaari mo rin mamana ang pagiging babaero ng nakakatanda sa iyong pamilya. Nunal sa bukong-bukong. Kung ikaw naman ay may nunal sa bukong-bukong, babae ka man o lalaki, ito ay nangangahulugan ng swerte sa paglalakbay. Nunal sa ilalim ng mata. Kung may nunal ka naman sa ilalim ng iyong mata, huwag kang mag-aasawa ng tao na may kapareho mo ng nunal sa mata. Dahil ang iyong pagsasama ay mapupuno ng pagdurusa. At yan lamang po ano at sana ay na-enjoy nyo ang video na to. Lagi po nating tatandaan na tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran, sipag at tiyaga at tiwala sa may kapal. Ika nga nila na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!